Sobrang thankful si Bayani Agbayani sa dalawang taong ito ang kanyang sinabi na makausap siya ng RSP. Sino kaya ang kanyang pinasalamatan? Alamin natin yan sa TalkBiz. Hindi naiwasang balikan ni Bayani Agbayani ang mga pinagdaanan niyang hirap. Noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz bilang isang OJT at production assistant. Sa panayam ng TalkBiz kay Bayani sa virtual welcome home press con ng Vivo Artists Agency para sa kanya, ikwinento ng veteran comedian na nanay niya ang nagpalakas ng kanyang loob nang minsang pinagdudahan niya ang kanyang kakayahan. Yung nag-uumpisa pa lang ako sa production, ang hirap eh. Ang hirap, unang-una wala pa akong sweldo. Pagkat sa Broadway yun. Tapos nagbubuhat ako ng mga set, ang bibigat from 8 a.m. natatapos ako 4 p.m. Wala pa naman ako sinusweldo kasi OJT pa lang ako nun. Ayoko na po, ang hirap pala sa production. Eh sabi ng nanay ko, anak, nandyan na yan, pagtsagaan mo na yan. Tila mas naging seryoso naman ang usapan ng magpaalala si Bayani na mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at magandang pakikitungo sa kapwa. Lahat ng hirap na darating sa buhay mo, labanan mo. Kasi darating ang panahon, ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos yung pinaghihirapan mo. Basta't wala kang tinatapakan tao, wala kang ginagawang masama, disenteng trabaho ang ginagawa mo, dapat pagtiyagaan mo. At darating ang panahon, ibibigay ni Lord ang blessing sa lahat ng pinaghirapan mo. Sa kabilang banda, naikwento rin ni Bayani sa TalkBiz na abot-abot ang pasasalamat niya nang napunta sa pamilya ni na Bea Alonzo ang kanyang panganay na si Thalia. Ang half-brother kasi ni Bea na si James Carlos ang napangasawa ng kanyang anak. Thank you at dinala ang anak ko sa isang pamilya na mabait, malalahanin na pagmahal. At si Bea na yung mga hindi sinuwerteng mga pamilya niya, pamilya ng nanay niya, yun ang kasama niya ng New Year's Eve at saka Christmas Eve. So ganun siya down to earth. Inuuna niya yung pamilya niya bago yung ibang mga tao. Kalei Pardilia para sa TalkBiz.